Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede pa po bang bumati ng Merry Christmas? Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Kung ano man ng kung paano man kayo nag-celebrate noong 24 at 25, sana naging masaya kayo kasama ng mga pamilya ninyo. Sana nakapagpahinga din po kayo. Kahit papaano, alam ko yung iba, naka-duty pa rin. Ano? Pero sana kahit papaano ay naging restful ang ating Kapaskuhan. Ngayon, meron tayong, alam nyo na naman, ano? Pero hayaan yung i-announce ko ng medyo mas formal ng konti ang ating magandang balita para sa darating na taong 2022. Parang ano, parang alam nyo na kung ano yung sasabihin ko. Hindi ko po alam kung nanonood po kayo ng flag ceremony natin pagka wala po kayo dito. Hangkat maaari, ano, alam niyo naman requirement sa civil service ang ating flag ceremony. Pero dahil sa sitwasyon natin sa COVID, ay minsan wala tayong flag raising. Kung minsan naman ay mas konti lang po. Naalala niyo naman po dati kung paano tayo talagang nagsisiksikan tayo dito sa quadrangle. Ngayon, kailangan ng social distancing. Kaya ito na yung pinakamarami nating nakapag-attend ng flag mula nung March 2020 pa, ano, nung una tayong nagkansela ng flag raising ceremony natin. Pero hanggat maaari, pati sa mga wala dito ngayon, hanggat maaari, panoorin natin sa Facebook Live ng Pasig PIO ang ating mga ceremony. Ano. Kung narinig nyo po yung napag-usapan natin last week, may mga napag-usapan tayo ng mga pagbabago na ginagawa natin sa lating lungsod. Ngayon yung mga pagbabago na yan, hindi po madaling gawin, mahirap gawin. Pero unti-unti, napagtatagumpayan natin, unti-unti, nagbubunga yung mga ginagawa natin. At isa sa mga bunga din ay yung para sa mga empleyado natin, yung mga pinakanangailangan sa mga empleyado natin, ay binibigyan natin ng seguridad, binibigyan natin ng dignidad, tinataasan natin yung sweldo kapag kaya, pinopromote natin kapag kaya. At alam natin, ang isa sa pinakamasipag na grupo sa City Hall, isa sa mga pinakamasipag na grupo ng empleyado sa ating City Hall, ay wala na pong iba kung ating mga street sweepers. Ngayon po, totoo po yan. Kahit saan po kayo tumingin, ay makikita niyo po. At hindi lang po yung street sweeper mismo, no? Pero iba't ibang empleyado natin na under ng Senro, under ng Swamo, nandiyan po yung clean and green natin, nandiyan yung mga e-collector natin. Marami pang iba, ano? Marami po tayong mga kategorya ng empleyado under ng dalawang malaking opisina na ito. Isa sa pinakamalaking opisina, dalawa sa pinakamalaking opisina natin, yung Swamo at yung Senro, no? At ang magandang balita po, starting 2022, starting January 2022, sa tulong ni Sir Allen at ng lahat, at pati ng HR natin, siyempre sa tulong ng ating Sanggunian Panlungsod, mga Konsi, good morning po pala, meron tayong 215 employees mula sa Senro at sa Swamo na may current na salary, yung sweldo sa ngayon ay 5,000 lang, 8,000 lang. Sa 2022, kasama na po sila dun sa 547 per day, magiging 12,000 plus na ang sahod. Ayan po, magandang balita natin. Nagsimula po ito nung pag-iikot ko, marami po sa inyong lumalapit sa akin, may mga nakakausap po ako sa inyo, at tinatanong ko po yung history, ano? Paano kayo nagsimula sa City Hall? Paano kayo nagsimula na maging sweeper? Paano kayo naipasok sa City Hall? At magkano yung sweldo ninyo? Ano yung trabaho ninyo? Ilang oras pa kayo sa isang araw nagtatrabaho? Kung 4 na oras na kayo nagtatrabaho, willing ba kayo na mag 8 oras para maging mas regular ang sahod, mas maging regular? At alam niyo, nagulat po ako kasi karamihan sa mga nakausap ko, ang lagi pong sinasabi sa akin, okay naman sa kanila, okay naman sa inyo na magtrabaho ng 8 oras sa isang araw. At sa totoo, minsan, kahit na nasa 4 hours kayo, nagtatrabaho rin naman talaga kayo ng 6 o 8 oras sa isang araw. Minsan higit pa, depende sa pangangailangan. Tama po ba? Kaya ito pong gagawin natin, yung ginawa natin, at magsisimula na po sa January 2022, yung actual na nandyan na, yung buong sweldo. Sa palagay ko, ito lang po ay nararapat. Tingin ko po ito ang tamang gawin natin.
Dahil kung sino ang pinakamasisipag sa ating lungsod, kung sino ang pinaka... talagang kailangan po kayo. Hindi naman, mawala kayo ng ilang araw. Baka magkagulo ang ating lungsod. Kaya napaka-importante na bigay rin ng lokal na pamahalaan sa inyo ang benepisyo na nararapat at ng tama. Kaya sa inyo pong lahat na makakasama dito sa magiging 8 hours na, magiging bali full-time na job order na kayo starting January 2022, congratulations po sa inyo. At kaya ako po hinahanap si Tito Edith kanina, ako na lang po. Pabatiin ko rin po sana siya, no? Pero ako na lang po ang mag-a-announce. Dahil sa hard work ng ating konsehala Edith, syempre kasama ang iba pang mga konsehal natin, ay magandang balita po para sa mga senior citizen ng Pasig, ay formal nang nalagdaan ang senior citizen code ng Lungsod Pasig. Kaya congratulations sa ating lahat. Ito po ay isang landmark na ordinansa. Landmark ordinance po ito. Marami pong mga benepisyo, karapatan, at iba pang magagandang programa na nakapaloob dito sa Senior Citizen Code. Pero ang pinaka-importante, ang pinakamahalaga, ang pinakamalaki na nandito po ay yung para sa 65 years old pataas na wala pang ibang source ng pension ay mabibigyan na po sila starting July 2022 ng 500 pesos per month. Nandun na po yun, nakapaloob na po yun, at nakalaan na yung pondo. Ibig sabihin, hindi na po ito pangako. Alam niyo naman po, pagdating ng kampanyahan, mga politiko katulad ko, mahilig mga ako. No? Ako po, iniiwasan ko mga ako. Pero ito, hindi na siya isang pangako, kundi nakapaloob na sa ordinansa, nakalaan na ang pondo starting July 2022 dahil yun po ang kinaya ng budget for 2022. At hanggang sa susunod na mga taon, nakalaan na yung pondo na 500 pesos per month para sa mga 65 years old pataas na wala pang source ng pension. Ito po ang ating local senior pension ng Pasig. Kaya congratulations po, hindi lang sa mga nagsulat at nagpasa ng ordinansa, hindi po sa lahat ng senior citizen ng Lungsod Pasig. Sana po ay magtulungan pa tayo, no? Dahil sa susunod na taon, gaya ng nabanggit natin last week, marami sa mga pagbabago at reforma natin na talagang magbubunga na. Yung pagbabago sa procurement, pagbabago sa bidding, at iba pa, yung pagbabago sa human resources natin, o HR, unti-unti, mararamdaman na natin, mas mararamdaman pa natin yung mga pagbabagong nasimulan na. Paiigtingin na lang po natin. Sa inyo pong lahat, Merry Christmas and a Happy New Year. Adjourn na po tayo. Maraming salamat po.